14 na taon nang magkarelasyon si Randy Neri at ang babaeng itatago na lamang namin sa pangalang Marie. Di nang tagal, biniyayaan sila ng isang anak. Dahil dito, nagpasya na silang magsama sa iisang bubong. Tumagal ng 14 na taon ang kanilang relasyon. Pero sa di malamang dahilan, inabandonan ni Randy ang kanyang pamilya. Siyempre, nagulat ako bakit umalis nang hindi nagpapaalam. Kasi siyempre, hindi ko naman maharap na hanapin kasi may anak din ako. Hanggang sa nagkaroon siya ng bagong pag-ibig. Marie! Uy! JR! Oh, bakit? Kabatch ko yun si JR nung sa high school. Naging magkaibigan din, parang katulad kay Randy din. Dakong alas 9 ng gabi nung 24 ng Hunyo taong 2015. Parang may mga bisita ka ba? Gabing-gabi na. Sabi niya, pupunta ako dyan. Sabi niyang ganyan. E di sabi ko, wag na. Tapos syempre, hindi ko naman lubos sa kalain na pupunta siya sa bahay. Ta gabing-gabi na. Ang layo-layo ng Sambales hanggang sa amin. Mari! Mari, buksan mo pito! Ang problema, noon pala'y magpapang-abot ang dating live-in partner at bagong karelasyon. Tinaganya si JR, hindi ko pa matukoy kung ano yung inano niya kay JR. Tapos nakita na naman niya yung si Kuya Ryan. Yun na naman ang isinunod niya. Ngayon, 9 na taon nang tinataguan ni Randy Neri ang kaso niyang 2 counts of murder. Napakasaya raw nang simula ng pag-ibigan ni Michelle Maika Gutierrez at Christopher Von Moraleja. Kay Maika na lang po umikot yung mundo niya. Parang isolated silang dalawa. Nagkaroon sila ng parang sariling mundo silang dalawa. Hindi na kami tumutol dahil alam naman namin, alam niyang kung ano yung ginagawa niya. Okay lang naman. Kasi alam mo, inspiration niya yun eh. Siyempre, pinagdaanan natin yun, di ba? Pag tinatanong ko siya, oh, kamusta kayo ni Maika? Okay na kami, hindi na kami nag-aaway. Okay na daw po siya. Noong 1 ng Pebrero 2011, si Maika isinugod sa ospital. Ang dalaga, duguan at tantad ng saksak sa investigasyon ng mga pulis. Nangyari ang pananaksak sa mismong bahay ng kasintahan ni Maika na si Von Moraleja. Dating namin doon, nakita namin dugo sa loob ng bahay nila. Ang isang bag. Nung makita namin yon, parang nagkaroon ng scaffold. Sa ganitong sitwasyon na nangyari na ito, lumalabas na sa isang may relasyon, ay isa lamang yan, isang pagsiselo. Pero hanggang sa kasalukuyan, halos magpipitong taon na, si Juan Moraleja patuloy na nagtatago sa batas. Sila ang mga wanted ng dahil sa crime of passion. Nang umalis ang dating kasambahay ng pamilya Wagayen, nang problema si Aling Jennifer na pagsabayin ang trabaho at gawaing bahay. Kaya nga, na mag-apply si Marites Judan para maging kasambahay. Kahit kulang sa dokumento, ay agad siyang tinanggap ni Aling Jennifer. Siguro okay naman ito kasi matanda. Kasi kung karamihan yung mga bata, nagsasawa ka agad. At least may edad. 24 ng Mayo, naiwan sa kanilang bahay ang bunsong si Allery at ang kasambahay na si Marites. Papatayin ko sana yung ilaw tsaka yung gripo, pero nung pagbukas ko doon sa shower curtain, nakita ko yung kapatid ko doon na tugon. Masakit talaga kasi nag-iisang babae, tapos malambing siya. Sa investigasyon ng mga otoridad, malinaw na pagnanakaw ang motibo sa krimen. Ang unang teorya na namin doon is sinigurado ni Marites na walang tao doon sa labas at dalawa lang sila doon sa loob. I-try niya na pasukin sana yung master bedroom, yung kwarto ng mag-asawa. Malamang lumabas tong bata, si Allery, at nakita siya. Nila niya yung bata at dinala doon sa first floor sa banyo. Doon niya nasaksak. Ngayon nga, nahaharap sa kasong robbery with homicide ang suspect na si Marites. Ang problema, mahigit isang taon na ang nakakalipas. Ang kriminal na kasambahay ay di pa rin nahuhuli ng mga alagad ng batas. Malalim ang alitan na magamang Apa at Nelson Antonio. Nagsimula raw ito ng matuklasan ni Apa taong 2011
na ninanakawan siya ni Nelson sa kumpanya. Nang gumawa po ng investigasyon yung aming tatay, na na-confirm niya na si Nelson together with yung isang accountant ng tatay namin, ninanakawan siya ng pera. Na-video naman ang naturang pulong. Yung pagnanako nila is ay mga unforgivable sin yan. Nelson D. Antonio is no longer in authority sa pamilya ko. Mabigat man ang kalooban ni Nelson, minabuti pa rin daw niyang kausapin ang ama upang makipag-ayos. Nakakita raw siya ng baril sa drawer. Inakala raw niyang gagamitin yon ng kanyang ama sa kanya. Kaya naman inunahan niya na ito. Doon na raw niya ito na baril. Ngayon po, ating hinahanap pa rin si Nelson dahil mayroon po siyang warrant of arrest na. At the same time, mayroon na rin po siyang Interpol notice, red notice. Ibig sabihin, kahit po nasa ibang bansa siya, pwede po siyang arrestuin. Kung may extradition treaty tayo, pwede siyang hulihin. Ang kailangan lang po dito ay yung pagsubaybay sa hanggang mahuli siya. Ngayon, 3 taon nang pinaghahanap ng batas si Nelson Antonio para sa kasong parricide. Nagtakda naman ng 1,000,000 pisong reward money ang mga kaanak ng biktima para sa sinumang makapagtuturo kay Nelson. Marites Judan, wanted sa kasong robbery with homicide. Nelson Antonio, wanted sa kasong parricide. 10 taon ang agwat ng edad ni Archibel Ramos at Jason Nueva. Sa kabila nito, matamis raw ang pag-ibig na pinagsaluhan ng dalawa. Kaya nga, sa mahabang panahon ng pagiging magkasintahan, nagpasya si Jason na mamanhika na sa mga magulang ni Archibel. Balita ko, ang anak mo ay nambubugbog ng asawa. At kinubutong pa ang asawa nito? Sabi ko naman doon sa tatay niya, sa pambubugbog hindi ko alam na nambubugbog ang anak ko eh. Wala akong naririnig na nambubugbog ang anak ko eh. Noong 13 ng Abril taong 2015. Nakita ko duguan niya sa sahig. Bago sabi ko, sige, kapahid ko, nakita ko na gapang-gapang na gano'n. Pupumili siya sa mandas, ganyan-ganyan siya. Sabi niya, sabi niya, Jason, ano nangyari? Puro sa babae. Wala naman siya tama sa ulo, sa dibdib, puro sa babae. Isinugod pa sa ospital si Jason. Gayun man, di na siya umabot ng buhay doon. Eyewitness ang kapatid ni Jason na si Henry. Yung tatay mismo ni Archibel, pagkatok niyang ganyan, saktong bumukas yung pinto, nagulat na lang ako na sunod-sunod na ng putok ng baril yung putok na lang ng putok. Ang unang putok ano na eh, pak, bago sunod-sunod na talaga wala ng TV. Nakakasunod, tsaka 2 years ang tinututulan ni Artemio ang relasyon yun. Kasi bukod sa may edad na si Jason kaysa kay Archibel, eh parang itong si Archibel ang paboritong anak ni Artemio. Ang mag-amang Artemio at Gladys, kapwa sinampahan ng kasong murder. Ang problema, sa kasalukuyan ay mahigit 2 taon na silang nagtatago. Kaya nga, ang mga kaanak ni Jason patuloy na nananawagan. Nagsimula ang away ng 2 pamilya. At sa namuong galit, nangyari ang 2 magkahiwalay na krimen. Sa unang kaso, si Regino Panaligan, napatay ni Henely Navarro. Nang ipagtanggol umano nito ang kanyang partner na si Rex Bragais. Sa resbak naman ng pamilya Panaligan, ang tatay ni Heneline na si Henry Navarro ang ginantihan ng mga kaanak ni Regino. Ang pag-atake, kitang-kita sa CCTV video na kuha sa Yakal Street, Tondo, Manila noong Enero 2016. Ang lalaking ito na una nang nanunto kay Henry ay si Federico Pedroza, 37 taong gulang, bayaw ng biktimang si Panaligan. Ang babae naman ito na napagalamang na naksak pala ng nipper kay Henry ay ang naghiganting asawa ni Regino na si Joanna Panaligan, 35 taong gulang. Ang huling sangkot na makikitang nanaksak ng kutsilyo sa biktima ay nakilalang si Joanna Luz Pedroza, alias Analot, 32 taong gulang, hipag ng napas lang na si Regino. Nahaharap sa kasong murder ang magkakapatid na suspect na sina Joanna Panaligan, Joanna Luz Pedroza, alias Analot, at Federico Pedroza,
alias Olat. Dahil naman sa naging pag-amin ni Joanna Panaligan, agad na patunayang nagkasala siya sa kaso ng pagpatay kay Henry Navarro. Gayunman, mula murder ay bumaba sa kasong homicide ang asunto. Samantala, patuloy pa rin nakakalayang suspek na si Joanna Luz Pedroza alias Analot. Matinding dalit, humantong sa kasong murder. Muli, narito ang mga taong sangkot sa naturang mga kaso. Tatlong linggo pa lamang raw na namamasukan bilang helper sa tindahan ni na Lolo Ambrosio at Lola Teresita Romero, si Victor, na may tunay na pangalang Redentor Pallalos. Pero makalipas lamang ang ilang araw, ay bigla na lamang raw nagbago si Victor. Sabi niya sa akin, nung pangatlong pabalik-balik na ganun, hindi, narinig ko lang na ganun. Wala na utang dito. Matagal na sana akong alis. Oh, anong pinanggulong-gulong mo dyan? May problema ka ba? Dakong alas 4 ng umaga nito lamang a 26 ng Agosto 2016. Makikitang nakatayo si Lola Teresita sa harap ng kanilang tindahan na tila may hinihintay. Ilang saglit lamang, isang lalaking nakasombrero ang bigla na lamang pumasok sa loob. Bigla ring sinaksak ng lalaki si Lola Teresita at saka ito itinulak. Kasunod nooy, dumating naman ang dalawang lalaki. Habang binababa nila ang roller, makikita naman sa CCTV si Lolo Ambrosio. Sasaklolo sana sa kanyang misis, pero agad siyang pinagtulungan ng tatlong lalaki. Makalipas ang mahigit 3 minuto, nagsimula nang magnakaw ang mga lalaki. Tinatayang humigit kumulang 70,000 piso ang ninakaw ng grupo. Sa kasamaang palad, matagal nang nagtatago ang mga akusadong sina Redentor Pallalos alias Victor, Danilo Turado alias Bay, at Joshua Orpilla. Si Allan Contreras, pinagbintangan raw na kumarnap ng tricycle ng kasamahan nitong si Abelio. Bakit mo ko dinadawit sa pangarnap? Dahil dito, kinumpronta ni Allan si Dave. Pero noon ngaya, bigla na lamang pinaputukan ng baril ni Allan si Dave. Dahil dito, nagsampa ng porma ng kaso si Dave laban kay Allan. At noon ngang 17 ng Hulyo 2016, nagkaharap ang dalawa sa barangay. Kasama noon ni Dave ang kanyang live-in partner na si Jesse Tolero. Nakunan pa ng CCTV ang naturang insidente. Makikita nga, magkakasunod na lumabas ang tatlo sa barangay hall. Una na si Angel. Sumunod si Dave. At huli namang lumabas si Allan. Pero makikita na bigla na lamang bubunot ng baril si Allan. Pinaputukan ni Allan ang baril sa ulo si Dave. Nuuwi, nagtakip pa ng tenga si Jesse. Pero maging siya, babarilin rin ni Allan. After ng pamamaril, sumakay na siya doon sa motor niya. Paalis doon sa crime scene patungong Norsagaray. May 3 taon na ang nakalilipas. Hindi pa rin hinarap ni Allan Contreras ang dalawang kaso ng murder. Masdan niyo pong muli ang mga larawan ng mga most wanted sa karumaldumal na krimen. Ang magkakaibigang sina Redentor Pallalos alias Victor, Danilo Turado alias Bay, at Joshua Orpilla at si Allan Contreras. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.